Binigyang diin naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na dapat na isiwalat ni Dismissed Mayor Alice Guo ang lahat ng katotohanan kaugnay sa POGO operations sa Banban, Tarlac. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Ngayong nandito na sa bansa si Dismissed Banban Mayor Alice Guo, iginiit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na dapat isiwalat nito ang kanyang koneksyon sa paglago ng POGO lalo na sa Tarlac. Giit ng Pangulo, hindi anya katanggap-tanggap ang mga unang pahayag ng dating alkalde na wala siyang alam sa operasyon ng mga ito, gayong kalapit lamang ito ng kanyang nuoy opisina. It's very difficult to believe because as a former local government executive, it seems impossible that an operation that is what, a few hundred meters away from my own office, na hindi ko alam yung nangyayari doon, illegal na ganitong kalaki na operation. Kaya sana maipaliwanag niya kung bakit hindi niya alam at kung paano bilang isang mayor na hindi niya malaman kung ano yung nangyayari doon sa bayan niya na ganyang kalaki na problema. Ayon pa sa Pangulo, dapat malinaw na maipaliwanag din ni Guo kung paano niya nakuha ang kanyang mga ari-arian, lalo na anya ang kanyang pagiging alkalde, gayong hindi naman daw siya kilala ng mga taga-roon. Ipinunto ng Pangulo, dapat magkaroon ng linaw ang mga isyong ito. I just hope she answers it better than her cohorts. Sina Cassandra Ong at saka sina Sheila Ong, very evasive makasagot. Sana naman mabuti-buti ang sagot ni Alice Guo dun, as compared dun sa mga kasamahan niya. Because it will not help her at all to be evasive. Mas bibigat ang magiging problema niya kung hindi siya magsabi ng totoo. Itinanggi naman ni Pangulong Marcos Jr. na may request ang Indonesian government na prisoner swapping. Anya nag-ugat lamang ito sa isang news article sa Indonesia pero wala anya itong katotohanan. Dagdag pa niya, walang naging problema sa Indonesian government nang hilingin ang pagbabalik ni Guo sa bansa pero hindi anya ito naging madali. It wasn't simple at all. We were negotiating very intricate, very sensitive and very delicate details for the last, what, maybe 48 hours na kinakausap natin mga kaibigan natin sa Indonesia. Mabuti na lang, marami tayong naging kaibigan na dahil sa pagpunta ko sa mga iba't ibang bansa, Indonesia being one of them, at maging malapit kami ni President Jokowi, naging bahagi yun. Kaya kahit na hindi ganun kasimple ang pag-transfer, napakiusapan naman natin ng mga kaibigan natin sa Indonesia na ipabayaan ng Pilipinas, kunin na siya at iuwi siya dito sa Pilipinas. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.